Magandang araw, Central Philippine State University. Sa araw na to ay tatalakayin natin kung ano nga ba ang globalisasyon, paano at saan nga ba nagsimula ang tinatawag nilang globalisasyon. Pero bago natin simulan ang video na to, gusto ko munang magpakilala sa inyo. Ako si Andre Boy Kalindo Lahad II at kami ang BeBeWorry! Ano nga ba ang globalisasyon? Tara't samahan ninyo ako at ating alamin. Ang globalisasyon na isang pandaigdigang sistema na naglalarawan sa pakikipag-ugnayan at sa mga pagbabagong pagbubuklod-buklod sa mga tao, kumpanya, gobyerno at iba't ibang panig ng mundo. Tumutukoy ito sa paraang pagdaloy ng impormasyon, produkto, serbisyo at kapital sa pamamagitan ng pandaigdigang lipunan. Alam nyo ba na ang salitang globalisasyon ay nagmula sa wikang Kastila na globalisasyon na nangangahulugang isang proseso kung saan ang mga ekonomiya at merkado na may pag-unlad ng mga teknolohiya sa komunikasyon ay nakakakuha ng isang pandaigdigang sakop upang mas lalo silang umasa sa mga panlabas na merkado at mas mababa sa pagkilos ng pagkontrol ng mga pamahalaan. At sa araw na to, kami ay mag-iikot upang tanungin ang mga estudyante sa Central Philippine State University. Kaya samahan ninyo kami. Tara! Ano ang globalization? Para sa akin, pag-intindi ko. Para sa ko, ang globalization is term na siya to describe kung paano ang isa country, kagang isa country, mag-trade na sa nila mga culture o mga ano na. So ayon sa kanya, yan po ang globalisasyon. At maraming salamat po. Mayong hapon, sir. Ano yung pangalan? My name is Genesis E. Basila, 22 years old, third year, came from base 8. Okay. So, ang purpose sa amon vlog is gusto namon mabalaan kung ano ang kinaiya kahit anong pag-intindi sa mga tao about sa globalization. So, ang pamangkot namon sa imo is, paano ang globalization nag-work? So, for me, globalization allows companies to move their productions from high-cost locations to lower-cost locations abroad. This means bringing jobs, information, technology, and other economic opportunities to countries with fewer resources. Alright. So, muna ang iya nga perspective kung paano ang globalisasyon nag-work. So, madam, ugad nga salamat, sir. Siyempre, mangita, pagitas ang iban pa nga mga estudyante sa Central Philippine State University. Ta, update nyo ko! Hello, ma'am. Good morning. Good morning. Nang ano gali mo pangalan, ma'am? Era. So, gusto ka naman tanipa mangkuton about sa globalisasyon. Kung para sa imo, ano ang globalisasyon nga ginatawag? Okay. For me, globalization is very broad and wide nowadays, in which to create a technology na doon sa damon na sinagtago from our ginatawag natin nga inang sa economy, sa atin nga pagpangabuhi, nga nagabago na nga nagabago. So, nag-evolve, may change na ginatawag kung sa diin meron, nakita progress sa atin nga pangkalibutan. Alright, so madam, ugid nga salamat ma'am, kag God bless. Bye-bye. Hello ma'am, good morning. Good morning. So, gusto ka tanin naman pa makoton, pero una, ano danay mo pangalan? Ako galing si Ayish Katiban from BSIT1B. Okay, so muna naman question ma'am, anong para sa imo bilang isa ka estudyante ng paano mag-work ang globalization nga ginatawag? Ang pag-work sa globalization is ang pag-transfer sa isa ka product at sa ibang nga lugar. Okay ma'am, thank you. Thank you ma'am. Hello sir, good morning. Hello, good morning. So, ano galing mo pangalan sir? I'm Riden Kaya from BPED2B. Okay, so gusto ka naman pamakuton about sa ano ang globalization para sa imo bilang isa ka estudyante? For me, ang globalization is the connection sa mga countries through the help of technology and as well as the production and the transfer of products from one country to another. Alright, so thank you so much sir and God bless. Bye-bye! Ilan lamang iyon sa mga katanungang sumasagabal sa aming isipan. At tiyak, may mga napulot kayong aral sa kanilang mga kasagutan. At lagi nating tandaan, magkakaiba ang pananaw at damdamin ng mga tao ukol sa tinatawag nating globalisasyon. May mga nag-iisip na nakakatulong ito sa lahat ng tao, habang may mga nag-iisip din na nakakapinsala ito sa karamihan.
Dahil sa globalisasyon, ang ikinatatanging distinksyon at pagkakakilanlan ng iba't ibang kultura at tradisyon ay tila naglalaho dahil sa matuling paglaganap ng mga ideya na lumalaganap at naangkin ng mga tao sa daigdig. At mga kapwa ko mag-aaral, lagi nating tandaan na kahit saan man tayong lugar pumunta, ang globalisasyon ay nandiyan at patuloy itong lumalago dahil sa patuloy na dumadami ang mga produktong lumalaganap dito sa mundo. At yan po lamang ang ating kaunting kaalaman tungkol sa globalisasyon. At sana may natutunan kayo at may nakuha kayong aral tungkol sa globalisasyon. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam!